ang both yung nagsusugo. Both ang nagsusugo. So pwede pala sila? Pwede. Hazel, pasok. Sa Isaiah 4:16, meron bang sinabi ro na yung aklat ng Panginoon ay walang kulang pagdating sa kaligtasan? Meron bang word na nakasulat din na pagdating sa kaligtasan? Ay ng katotohanan, kumuha tayo ng isang example sa Biblia. Taong hindi itinakwil yung sinalita ng Kristo na siya ay tao. Ng hangin sa kanyang mga dakot, sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan, sinong nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa, ang Ama, o di dalawa sila na. So paano mangyayari na pag tumanggap ka ng tatak ng halimaw, nakipag-isa ka sa halimaw, eh may habag ang Diyos pa rin sa'yo o habulin ka pa rin yan ng biyaya? Magandang gabi po sa ating lahat, no? Sa ating sa mga nandito at sa mga manonood ng aming live. So meron po tayong debate ngayon sa pagitan ni Rose Casona, isang TBFCN. Or tinatawag na Christian Brotherhood Foundation in Christ Name. Ang kalaban naman po niya ay sa panig ng ang dating daan, no? Na ito yung nirepresentahan ni Jaime, ano ba yun? Pwede nito. Sulaba, si Brad, Sulaba. Jaime Sulaba. Jaime Sulaba. Jaime Sulaba. So, Sulaba, ang tema na kanilang pagdidebatihan, no, ay patutunayan na iisa lamang ang tunay na Diyos ayon sa Biblia. Ang affirmative side natin ay si Rose Casona. So, Rose, kung handa ka na, pwede mo nang umpisa na yung pagpapatunay. 10 minuto, bibigay ko sa iyo. Okay, salamat sa ating butihing moderator na si Samuel Tahuda, no? Una sa lahat, no, mag-i-introduction muna ako, no? Para mas malinaw na maunawaan, no? So, unang introduction ko is yung ano ba talaga ang ibig sabihin ng terminong Diyos or God, no? So, dito kasi ito nagsisimula, nag-uugat ang lahat, eh, no? So, ganito ang mababasa natin sa Jeremiah chapter 10 verse 11. Ang mga Diyos na hindi gumagawa ng langit at ng lupa ay lilipulin, no? So, ano itong mga tinutukoy dito na mga Diyos na lilipulin? No, ating makikita yan at mauunawa base din sa sinasabi ng Biblia, hindi base sa pilosopiya ng tao o pag-aaral ng tao patungkol sa Diyos, no? Yung pansariling pilosopiya o idea ng tao, hindi ako ganun kumukuha, no? Kinukuha ko ito base din sa sinasabi ng Biblia, no? So, sa Jeremiah 10:11, ang sabi, ang mga Diyos na hindi gumagawa ng langit at ng lupa ay lilipulin. Mr. Moderator, ilang time pala ang representation ko? 10 minutes. Umabot. Pwede gawing 15 na lang. I-web ko naman kung ano, eh. Pag-tire, okay, okay. Short na short. Okay, sige, sige. Okay, sige, maximum yan. Tayo, ano? Sige, maximum tayo, 15 minutes. 15. Ah, okay, okay. So, ulitin ko po, no? Jeremiah 10:11, ang mga Diyos na hindi gumagawa ng langit at ng lupa ay lilipulin. So, ano itong tinatawag ng mga Diyos, no? Nalilipulin, no? So, basa tayo dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 24. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang karihian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama. Pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at ng lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. So, dito ko po kinuha ang kahulugan ng terminong Diyos or God dito sa 1 Corinto 15:24. Bakit po? Kasi ang sabi sa Jeremiah 10:11, lilipulin ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa. So ano yung lilipulin? Dito sa 1 Corinthians 15:24, ang lilipulin ay yung paghahari. Lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. So, in the sense of the Bible na sumagot sa katanungan natin kung ano ang kahulugan ng terminong Diyos, ang kahulugan ng terminong Diyos base sa 1 Corinto 15:24 ay pag-aari, kapamahalaan at kapangyarihan. Okay, no? So, ganito ang sabi, no? Patungkol naman
Katungkol naman din, unto me in heaven and in earth. So, balikan natin ang 1 Corinthians 15:24. Kapangyarihan, paghahari at kapamahalan. Ang sabi ni Kristo, all power is given unto me. So, he became God dito. Naging Diyos siya. Dahil lahat ng power nasa kanya. Naging almighty siya. Biro mo, in heaven and in earth. Naging almighty yung anak. Ano? Pero, ang pagiging almighty ba ng anak ay walang hanggan? Hindi po, no? Ang pagiging almighty nito, ibinigay lang ito ng Ama. Ibabalik din niya ito, no? Gaya ng sa uno, balik tayo sa uno ko 15:24. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian, ito nga. Pakiusap lang na doon sa mga hindi nagsasalita. Sa mga ginig, pakimute lang muna yung microphone. O kasi merong narinig na paghinga. Malamang mga... Ulitin ko ha. Dito sa Mateo 28:18, binigay ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa anak in heaven and in earth. So, ang ibinigay na kapangyarihan is ginawa siyang almighty. Kasi lahat ng kapangyarihan, heaven and earth ang nakasabi. So he became almighty. Hanggang walang hanggan ba yan? No, hindi. Balik tayo sa 1 Corinthians 15:24. Kung magkagayoy, darating ang wakas pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos. So ibabalik niyang kaharian. Anong kaharian? Yung paghahari ng Ama, kapamahalaan ng Ama at kapangyarihan ng Ama nasa lahat na. Ang katunayan. Teka ha. Ano ang katunayan natin diyan? Ito sa 1 Corinthians. Ito ang sagot diyan. 1 Corinto 15:28. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin naman ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. So, malinaw, isusuko ng Kristo ang ibinigay na kapangyarihan sa kanya dito sa Mateo 28:18. Isusuko niya sa Ama, ibabalik niya ngayon sa Ama upang ang Ama ang mahala sa lahat. So, ano ang matitira sa anak? Ganito ang nasasabi sa... ganito ang nasasabi sa awit, no? Sumumpa ang Ama nito. Ano ang natira sa anak? Eh, ang tinutukoy kong anak, ito yung anak ni Maria, no? Na ipinanganak, no? Ito yung lama, no? Eh, ganito ang sabi sa mga awit. Sumumpa ang Panginoon at hindi magsisisi. Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. So, ito, magpakailanman to. Hindi ito mawawala sa kanya dahil sa lumutipan pa ito inihula na ibinigay sa kanya na siya ay saserdote magpakailanman. Pero yung all power na ibinigay sa kanya sa Mateo 28:18, ibabalik niya sa Ama yun. No? So, para mas lalong maunawaan natin, sino yung tinutukoy ko na binigyan ng kapangyarihan? No? So, ganito ang mababasa natin sa lumang tipan, ano? Inihula ito, no? Mga awit, 110:5-6. Ang Panginoon sa iyong kanan ay hahampas sa mga hari sa karawan ng kanyang puot. Siya ay hahatol sa gitna ng mga bansa. So, malinaw ang tinutukoy dito, si Kristo, ano? So, ano itong Panginoon na ito? Sino itong Panginoon na ito, no? Ano siya? Espiritu o tao? No, ito ang sagot sa mga awit, Chapter 80, verse 17. Mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. So malinaw, ang tinutukoy dito is yung tao na ipinanganak ni Maria. No? So, ang kasunod na tanong nito, sino naman yung bigatin son? No? Ang bigatin son, alam naman natin sa John 1:1, in the beginning, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yun yung paniwalaan natin, ano? Hindi po ito tao, dahil sa in the beginning na sinasabi, wala pa pong tao dito, no? So, sino itong Word? Ito bang Word na ito ay
iba sama, ibang kalagayan sama. Genesis chapter 8 verse 15 to 16. At nagsalita ang Diyos kay Noe na sinasabi, lumunsad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa at ang iyong mga anak at ang asawa ng iyong mga anak na kasama mo. So, kung kukunin mo ang logika nito, logika nito, at nagsalita ang Diyos kay, yun bang sinalita ng Diyos? Nasalita ng Diyos kay Noe, iba sa nagsalita, iba sa ama, hindi po ganun yun. Yung salita ng Diyos, yun din yung ama, isa lang yun. Gaya ko, naririnig nyo ang salita ko, pero hindi nyo ako nakikita. Nakikita yung picture ko, pero hindi nyo nakikita, bumubuka ang bibig ko. Pero yung naririnig yung salita, ako din yan, huwag nyo gawing dalawa kami yan, isa lang yan. Ha? Lang minuto pa ba ako, Mr. Moderator? Meron pang 6 minutes. Hello. Meron pang 6 okay, no? minutes. So, paano ko patutunayan na yung anak ni Maria ay hindi yung berbo, hindi yung bigatin san? No, ganito. Ganito ang sabi sa Isaiah 61 verse 1. Ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita. So, nakikita mo rito, no? Mismong itong sa Isaiah na hula, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasak. Ibig sabihin, sumanib yung Espiritu doon sa katawan. Last five Isaiah minutes. 11:2. At ang Espiritu ng Panginoon ay sasakan niya ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. So, ng aking kaluluwa, isinasakan niya ko ang aking espiritu. Siya ay maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. No? Iba yung katawang laman, iba rin yung espiritu na nilagay ng Diyos sa katawang laman. No? So, ito yung sagot ni Kristo. Si Kristo mismo nagsabi nito. Nang pumasok si Kristo sa sinaguga, naratnan niya ang aklat ni Isaiah na buklat niya. Lucas, chapter 4, verse 18. Sabi ni Kristo, suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag ang mga bihag, ang pagkaligtas. Makikita mo rito, iba yung Espiritu ng Diyos na inilagay sa katawan ni Kristo. Ano ang katibayan natin? Pinakamatibay nating katibayan. Dito sa John 14 verse 10. Sabi ni Kristo, hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama? At ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinalita sa inyo ay hindi ko sinalita sa aking sarili, kundi ng Amang tumatahan sa akin. So, sino yung amang tumatahan sa kanya? Ito yung sinasabi sa Isaiah na isa sa kanya kung ang aking espiritu. Sino naman itong espiritu na ilalagay ng ama sa katawan? Ito yung berbo sa John 1:14. Ang berbo ay nagkatawang tao. No? Iniisip ng iba, yung berbo mismo naging tao. Mali po yun, no? Kasi dito sa inihanda Hebrew 10:5. Oh, ito ang malinaw. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan, ito yung berbo pumasok sa sanlibutan, ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So ito yung katawan, ito yung ipinanganak ni Maria na inihanda ng Diyos para doon tumahan ang Espiritu ng Ama na tinatawag na berbo. Tandaan po natin, yung berbo ay hindi iba sa Ama, kundi yung berbo ay bahagi ng Ama. Ito ang salita ng Ama. Hindi po ito dalawang persona o tatlong persona. Hindi po ganoon yun. Hindi dalawang kalagayan ito, kundi isang kalagayan. Ito yung ama na nagsalita
dito sa Genesis 8:15 to 16 at nagsalita ang Diyos kay Noe. Oh, dito naman sa Genesis 15:1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram. Si Abram, last po yung one minute din yun na Abraham. Kaya no, medyo alanganin na yung 1 minute sa akin, i-giveaway ko na lang kasi na kailangan ko lang uminom ng tubig. Sige bro Samuel. Okay. Maraming salamat Ros Casona para sa iyong presentation no, ng iyong argumento. So ngayon naman, pwede na magtanong ang negative side. Hi, Mr. Laba, kung handa ka na, pwede mo nang umpisa na pagtatanong. 10 minutes na para sa tanongan. Sige, go. Oh, sige, sige. Bro, sadali lang, Mr. Moderator. Sa bawat tanong, pwede ba akong magkaroon? Kasi sa standard debate, mayroong 1 minute na pagsagot. Okay, kapag hihingi ng kausap ang paliwanag mo, ay magpapaliwanag ka. Pero kung tinatanggap niya lang sagot mo, ay okay na yun. Okay, sige. Pero pag kailangan ko magpaliwanag, okay lang na. Kapag mga tanong na nangyayang at paliwanag, oh, bibigyan natin ng oras sa magpapaliwanag. Okay, Jaime. Handa ka na, Jaime. Okay, salamat. Malinaw, malinaw. Oo, malinaw. Klaro ba? Sige. Salamat, bro. Salamat sa Diyos. Okay. Bro, yung unang itatanong ko sa'yo, sinabi mo yung ano no, yung Hebreo 10:5. Ang sabi mo, katawan. Sa Hebreo 10:5, ito yung verbo. Ito yung verbo no. Hindi, katawan 'yan, inihanda. Hindi, katawan 'yan, inihanda. Yung verbo, yung verbo, yung bumaba. Yung pumasok sa sanlibutan. Yung Gen 1:1. Yung 1:1, 'yan. Jan 1, Itong Hebreo 10:5, bro, ito yung klarifindig mo. No? Ito yung verbo na pag bibigyan ng katawan na hinahandaan ng katawan, no? Yung pagpasok ng verbo okay. Sa sanlibutan, hain at handog ay hindi niya ibig, ngunit isang katawan ang inihanda. So si verbo yan, si verbo. Yung pumasok sa sanlibutan, si verbo yun. Yan ang verbo. Okay. Sige, okay na ako. Dyan. Yung inihandang katawan, itong, yung inihandang katawan, yun yung... Oh, sige bro, okay na ako. Yung Jan 1:1, Verbo yan. Si verbo yan. Ang verbo ngayon is salita ng Diyos, kaparte ng Diyos yan, hindi yan siya. Nasa Diyos siya. Lumalabas sa bibig ng Panginoon. Si lumalabas. Okay. So, ito. Okay, nasa, next question. Klaruin ko lang, nasa next question. Bibig ng Diyos, okay? Okay, next question. Binitawan mo dito. Sige bro. Oh. Ilang minutes ba? Ano ko, bro? 10. Meron ka pang 6 minutes. 7 minutes pa. 7 minutes. 10. Awit yung ayon sinasabi niya. Awit 10:5 ba 'yon? Awit 104. Tingnan ko na. Or yung 87 awit, ano din. Tingnan ko. Awit 80 yata 'yan. Tingnan ko lang. Awit 80 17 yata 'to, no? Tingnan ko lang. Kinakanan ba yun? Sabi niya. Mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sa tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Anong pagkakaunawa mo nito, bro? Nakalimutan ko yung awit 80-17 mo. Si... Yan yung si, ano? Itong, yung 10-5. Sino itong tao na ito? Oh, awit, yun yung pinanganap ni awit, Maria.
Ah, ito yung sinasabi ng mapatong nawa ang yung kamay sa tao na yung kinakanan. Ito yung birbo din. Anak, pinanganak. Ah, yeah, hindi, ito na yung ito na yung ipapanganak ni Maria. Ha? Oo, oh, yung katawan na inihanda. Ito na yung ipapanganak ni Maria. Hmm, yung katawan na inihanda. Hmm, ito yung hinanda niya. Mapatong nawa ang yung kamay sa tao na yung kinakanan. Hmm. Yan yung inihanda. Ibig sabihin, ang pagkakaalam mo nito, nung hinandaan siya ngayon ng Diyos ng katawan na nasa kay Maria, pinatong ng Diyos yung kanyang kamay ngayon doon sa taong ito. Yung katawan ni Kristo. Ito, ito. Yun ba ang ibig sabihin mo? Hindi. Ah, bro, yung pagpapatong kasi ng kamay, is paghirang yun, no? Hinirang, na, hinirang sa natungan siya ng kamay. Hinirang siya. Ah, sige, sige. Ibig sabihin, eh, ito, clarification na naman to. Eh. Ibig sabihin, itong 70 na to, hinirang siya ng Diyos. At paghirang niya ng Diyos ngayon ito, ang kunikting verse mo doon sa Mateo 1:20, yung sinabi ng Diyos na... Objection. Meron ba kong Mateo 1:20? Hindi. Wala naman yata. Sige, kalimutan natin. Okay, kalimutan natin. Sige. Hindi, ginamit sige, sige. Kalimutan natin, ha? Kiklaklarify ko lang ito. Ang sabi mo kasi dito sa awit iti 17, ito daw yung katawan na inihanda sa birbo doon kay Maria. So, kung ito yung inihanda doon kay Maria, ibig sabihin na yung katawan hindi, ni Cristo. Hindi siya kay Maria, bro. Hindi siya kay Maria inihanda. Inihanda siya para tahanan ng birbo. Oh nga. Si Maria saan banda tahanan ng birbo? Sino? Yung katawan. Sino? Yung katawan, bro. Saan yung katawan? Yung ipinanganak ni Maria. Si, ibig sabihin, si Kristo, no? Yun ang ibig mo sabihin. Si Kristo. Yung Kristo na ipinanganak ni Maria, oh. Ah, si Kristo ito sinasabi mo. Okay. So far, bro, marami pa akong itatanong sana sa'yo. Eh, konti na lang eh. So, dito na lang ako sa dalawa sa tatlo na lang nanopunto. Yung Hebrew 10:5, sinabi mo, verbo, siya ang verbo na hinandaan. At ang John 1:1, ang verbo ay nasa bibig ng Diyos, hindi siya persona o, no? Hindi siya dalawa. May verse ako niyan, bro. Okay. Bro, baka gusto mo. Sige. Tanong. Okay. Ito, clarification ko lang ito para matapos natin. Ang tatlo lang kasi ang tinatanong ko sa'yo eh, sa dami mong verse. Sabi ko, sa John 1:1, ang sabi mo kanina, nasa bibig ng Diyos itong verbo, no? Nasa bibig ng Diyos. So, hindi siya spirit being, hindi siya isang tao, no? So, malinaw, sinabi mo, nasa bibig ng Diyos ang verbo. Okay. Hindi siya bukod sa ngayon, Ama. Hindi siya bukod sa Ama, nasa bibig siya, sabi mo. So, it's Hebreo 10:5, ito yung verbo na sinasabi mo na hahandaan ngayon doon ng katawan ni Maria, no? Tapos hindi itong awit 8:17, sabi mo, ito yung si verbo ngayon na hahandaan niya doon ng katawan doon sa ni Kristo, no? Mapatong nawa, sabi mo lang. Sige bro, malinaw na yan sa akin yung sinasabi mo. Okay. Malinaw na yan. Okay. So, last 2 minutes. Saglit lang, inom lang ako tubig bro ha. Pasok lang ako sa loob. Dami lamok dito sa likod kasi wala akong signal sa taas. Saglit lang ha. Yung 2 minutes ko, pwede nang i-standby yung 2 minutes ko for Mr. Moderator, no? Idagdag ko na lang yung tinatanong niya kanina. Gusto niyang tanongin ito. Ayaw lang niyang tanongin, no? Yung lumalas sa bibig. Ito sa Isaiah chapter 55 verse 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Malinaw ha? Lumalabas sa bibig ng Ama ang salita. Okay. O sige, yan ang sinasabi mo, John 1:1 yan. O sige, saglit lang, inom lang ako ha. Saglit lang ha. Okay, bro, i-wave ko na yung oras ko sa pagtatanong. So, i-stop mo na muna time saglit. Inom lang ako saglit ha, tubig ha, bro. Saglit lang. Okay, sige, maraming salamat. So, inom muna natin yung ano ka, nauhaw, no? Yung kadibati ng ano, yung isang okay, inom din ako. Silang dalawa pala nauhaw, buti na lang ako ay nakainom na ako kanina. So, mas nauna akong nauhaw sa kanilang dalawa.
Kaya, nawala na akong uminom. Medyo ano kasi din yung pinag-usapan nila, parang, ano bang tawag natin dito, Rasha? Yung bang, malalalim, no? May mga bago silang mga, may mga sitas, no, na bago sa aking pandemic. So, maganda yung, ano nila, maganda yung presentation, no, ng affirmative side. So, hintayin naman natin yung presentation ng negative maya-maya pagkatapos ng ilam. Siguro hindi naman isang galo nang iinumin nun, so hindi yung tatagal masyado. Mukhang marami-rami, ah. Nadinig ko. Ayun na. Oh, uhaw ako, bro. Ako din, uhaw ako. Huwag mo na yan, yung, bro, huwag mo na yan yung time, ha? Ganito kasi. Oo, mamaya. Okay. I-pray muna natin saglit yung time. Actually, madali lang mag-present pero makilala yan sa pagtatanong. Ang pagtatanong kasi dyan, yun yung pinakamatindi. Actually, bro, ako, pag nakikipag-debate ako, makikita mo yung mga debate ko dati sa previous ko, no? Yung kalabang ko, pag ano ko pa lang, pag tawag nito, pag nag-cross-examine ako, pinahirapan, papahirapan ko na eh, no? Sa cross-examine pa. Pero ikaw, hindi kita pinahirapan, bro, eh. Hindi kita pinahirapan, no? Ang sa akin ginawa ko, hindi ko ginamit yung cross-examine kasi, bro, pagdating okay, sa cross-examine, bro, pagdating sa cross-examine kasi, bro, ang cross-examine okay, kasi, bilang isang... bro, ano yun, bro? Okay, Nick, kung handa ka na, pwede natin, ano ba, umpisa natin yung oras mo, or... Sige, umpisa na natin, sige na, umpisa na natin okay, yan. Okay, ang oras natin ngayon ay alas 10, no, 52, so matatapos ka ng alas 11:30. So, meron kang 15 minuto, no, para itindig yung paksa mo, no, lumalabas, no, na tutol ka sa sinabi. 15 minutes ba to? 15 minutes? No? Maximum 15 minutes, pero ikaw bahala kung uubusin mo ba yan o hindi. Oh, sige, pero sige, maximum sige, 15 minutes. Sige, pwede mo lang umpisahan. Okay. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig. Ito po isang pakipagtalastasan sa ating kaibigang katunggali na sa Rose Kasuna, no? Ayon sa aming tindig, isa lang ang Diyos, affirmative at negative ako. So, ang aking tindig ngayon ay ganito. Naniniwala ako na ang Diyos Ama ay Diyos. Ano? Ayon kasi sa Hebreo, ano? Ang Hebreo kasi, pag uugatin natin yung tinatawag na Diyos, ang unang gumagamit ng salitang Diyos ay ang lumang tipan. Ang Hebreo, no? Bago complete na may bagong tipan at lumang tipan, ang pinakauna at original na gumagamit ng salitang Diyos, D-I-O-S, is Hebreo. Sapagkat ang Old Testament ay ginagamit ng Hebreo manuscript. At ang bagong tipa naman ay binubuo ng original na Greek manuscript. Ano? So, kung titingnan natin, ang unang gumamit nito ay ang Hebreo, which is siya talaga ang pinaka tunay original no sa salitang Diyos. So ngayon ano bang salitang Diyos ang sinasabi sa Hebreo, no? Pag sinasabi ng Diyos, ang Hebreo kasi ang salitang Diyos ay Elohim. Ano ba yung Elohim sa Hebreo? O Diyos. Strong number 430. Word category, noun, masculine. Definition, God, capital letter G, and comma, God is small letter. Same. Walang pinagbago. Ayon sa sinasabi dito, sa definition, strong definition, sa Hebreo, plural of gods. No? Ang tawag daw ng Diyos
ay plural. Gods in the ordinary sense, but specifically used in the plural gods, especially with the article of the supreme god or gods, goddess, mighty, judges. So ibig sabihin, ang word para nang galing ng Hebrew ay gods, hindi siya isa. Ang tinatawag doon is plural. Singular form but plural in meaning. So according to the Hebrew Greek inter Hebrew inter Hebrew Bible translation. No. So ang sabi dito plural daw. So ibig sabihin, pag plural is tama ito, gods. Goddess. Supreme god. Supreme god. Judges. Pag sinasabing judge, isa lang. Judges, hindi marami. Goddess, marami. Elohim, marami din. Sapagkat plural siya. Hindi iisa lang. So, ang God, sa definition of term ng Greek na naman, dito sa Greek, ang tinatawag nyo sa Greek na naman, kasi ang una yun, yung Hebrew, no? Effective yun, talaga yun ang tunay. Yung pinagalingan na ng God eh, o Diyos eh. Sa Greek na naman tayo, kung tutugma ba, ang sabi dito sa Greek, Theos, no? Creator and ruler of the universe and source of all moral authority. The supreme being, ah? Ito, doon sa Hebrew, supreme, sinasabi niya doon, is supreme God. Dito na naman sa Greek, supreme being. So, the same. Titingnan natin sa tinatawag na theology, ang God. Ang sinasabi dito sa God, sa theology, is Trinitarian God of Christian worship and theology. Noun, Theos, God, Lord, Creator. So, ibig sabihin, lumalabas dito ang God is Trinitarian. Ibig sabihin, andun yun. Yung Trinitarian, andun yung Ama, Anak, at ang Espiritu ng Diyos. So ngayon na ipo-proceed ko bro, ilan pang minutes ko? Mga 12 ba? 12 minutes? Kalimutan ko yung oras. Naku, pero compute ko na, pero mahab- 3 minutes pa lang yung salita ko. Mahaba pa yung oras mo. Sige, okay. Sa aking ngayong introduction, what is God? And what is Dios, ano? Ayon sa Greek at saka sa Hebrew, malinaw po 'yun na hindi 'yun isa. Ayon sa Greek, no? So babasa ako ngayon sa John 1:1. Babasahin ko 'yung John 1:1. No? Sinasabi sa John 1:1 nang pasimula siya ang berbo, kama. Pasimula daw siya ang berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Kung dito tayo lang magbabasa sa John 1:1 muna, no? Kung hiwayin natin yung salitang ito. Nang pasimula daw siya ang berbo. Tama. At ang berbo ay suma sa Diyos. Kung ang berbo, ang sinasabi ng ating kapatid na, ay, bribatal na to. Sige. Paniwanag lang. Tindig. Kung ang berbo ay siyang isip o salita ng Diyos, hindi siya angkop dito sa pangalawang koma, no? Nang pasimula siya ang berbo, koma,
At ang Bilbo ay sumasa Diyos. E kung ito pala, eh, salita pala ito, eh, yung kanya palang salita pala ito na lumalabas sa bunganga ng Diyos. Kasi dito daw sa bunganga ito, ayon sa John 1:1, bunganga daw nang galing. Bakit? At ang Bilbo ay sumasa Diyos pa. Di ba nanggagaling sa kanyang salita? Hindi na kailangan sasabihin na sumasa Diyos pa. Kasi galing na ng Diyos eh. Pag galing sa ang salita, ayon sa salita ng tao, ano? Pag nagsasalita ka ngayon, para saan yung salita mo? Saan ang galing? Galing sa bunganga mo. At ang birbo ay sumasa Diyos. At ang birbo ay Diyos. Sumasa Diyos. At ang birbo ay Diyos. Ano? Titingnan natin ngayon ang tinatawag dito na birbo. Ang salita daw, sa pasimula siya daw ang salita. At ang salita daw ay sumasa Diyos. At ang birbo daw ay Diyos. Sumalinaw dito na ang birbo ito ay Diyos din ang birbo. Kung titingnan natin ngayon, ang verse 2, ito rin ng pasimula sumasa Diyos. Ito na yung sinasabi dito sa koma. Sa sikan koma, no? At ang berbo ay sumasa Diyos. So pagdating dito sa 3, verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Kita mo. Kung ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan, ito tingnan natin ha. Kasi sabi niya sa salita daw to. No? At alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Pag gumagamit ka ng siya, nagtutukoy ito ng second person. No? Ang katauhan ba ng Diyos ay dalawa? Ang kanyang salita ay nagtutukoy na din ng siya. No? At alin man daw sa lahat ng bagay ay hindi daw ginawa kung wala siya. Kung titingnan natin yon, ako, sinisiguro ko ito na hindi itong salita na ito ay salita ng Ama. Kung hindi si Kristo ito. Si Kristo ito. Last 5 minutes. Malinaw kasi. Ilan? Last? 5 minutes. Last? 5 minutes. Oh. Okay. Titingnan natin ngayon pagdating ngayon sa ano, no? Ang bilis naman. 5 minutes na kagad. Pagdating natin dito, nakaubos ako ng 10 minutes. Pagdating dito sa 14, liliwanagin natin sa 14, ha? Sabi dito, at nagkatawang tao ang berbo. Nagkatawang tao daw ang berbo. At tumahan sa gitna natin. O ito na. Sabi, di na nagkatawan. Ang salita ng Diyos ba nagkatawan? Di naman, ha? Pag salita ng Diyos, nanatili yan. Pero ito, nanatili yun sa Diyos. Ano, kung ikaw may salita ka, nanatili yung salita mo. Magiging pipi ka na kung wala, nawala na yung salita mo. At nagkatawa-tawa ang birbo, malinaw ito. At tumahan sa gitna natin, nilinaw ito sa 14 eh. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Nakita na yung kaluwalhatian ng birbo na Diyos, no? Kaluwalhatian gaya ng bugtong na Ama na puspos ng biyaya ng katotohanan. So dito sa 14, malinaw ito. Na ang Diyos na birbo, na Diyos na, at ang birbo ay Diyos. Diyos daw ang birbo. Malinaw ito si Kristo ito. Sapagkat nilinaw dito sa 14, nagkatawang tao, wala namang salita ng Diyos na nagkatawang tao, si Kristo lang eh, kahit saan ka maghahagilap ng sa Biblia. Pagdating sa 18, talon tayo sa 18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Ito palang birbo na to na Diyos. Anak pala ito ng Diyos. No? Ano ba meaning? Ano bang kahulugan ng ano ba yung logos? Ang logos, dito sasabihin natin logos ano? Ang logos is this mythology then proceeds downward to the incarnation, to the event in which the word of logos became man in Jesus Christ. Yun. Hindi ito yung tinatawag nila na salita na sa bunganga ng Diyos, kasi ang logos ayon sa Greek mythology
this mythology, this Greek mythology, then proceeds downward to the incarnation, to the event in which the word of Logos become man in Jesus Christ. Nilinaw dito sa Greek, baka hindi nabasa. So, pagdating dito sa 4 ngayon, sa dito tayo ngayon sa John 1:18, lilinawin natin, ano ba yung John 1:18? Ano yung bosom? Nasa bosom daw siya ng Ama. Nasa sinapupunan. Ano yung bosom? Stetos, otmios, English, los, or intimative, olkios, olkios, Greek, los, intimate. No? So, ibig sabihin yung bosom, intimate, ibig sabihin ng intimate, close, pagkalapit sila. Hindi parte ng katawan yun. Magkakalapit, close eh. Pag sinasabi mong close, close friend. Dalawa yun, magka-close friend. Wala naman sinasabi, i-close close friend mo yung salita mismo. Iba yun. Pag sinasabi close at saka intimate, oikios, oikios, close, intimate. So malinaw dito sa John 1:18 na ang birbo daw ay si Kristo ayon sa Greek mythology, in which the word of Logos became man in Jesus Christ. So malinaw dito. Pagdating naman dito sa John 1:18, sino yung bosom? Asaan yung bosom? Yung bosom is stetos, otnios, English close or intimate. So malinaw dito sa Greek na ito'y hindi ito salita ng Diyos. Kung hindi, ang salita ng Diyos ay sa katauhan ni Hesus Kristo, yung kanyang anak. Buhay pa ba ako? So, malinaw ito sa Logos. What is Logos? What is Verbo? Ayon sa Greek mythology, then proceeds downward to the incarnation, to the event in which the word of Logos become man in Jesus Christ. Si Hesus Kristo ito, malinaw po. Ayon sa ating kalaban, salita daw ng Diyos ito. Kaya nga, nilinaw doon sa 14 eh. At nagkatawang tao ang Verbo. Nagkatawang tao. Si Kristo kasi maraming kapangalanan eh. Verbo, karunungan, kapangyarihan, bato, batong itinakwil. So marami siyang pangalan si Kristo. Hindi lang iisa ang pangalan ni Kristo. So malinaw dito sa John 1:18, walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Hindi pwede itong, kung gagawin mo itong ang birbo nito, gagawin mong salita ng Diyos, makakita ba yung salita? Kakita daw sa Diyos? Walang taong nakakita sa Diyos, hindi yung bugtong na anak. Bugtong na anak pala ito. Yung bugtong na anak, yan ang birbo na Diyos din. Doon dalawa na silang Diyos dito, Diyos anak at Diyos ama. Sapagkat kung gumamit tayo ng tinatawag na sistema ng pagkaunawa. Kung ang anak, kung ang ama, kung ang Diyos manganak, hindi pwede magiging salita lang, salita niya. Hindi pwede magiging tao. Kung hindi, ang Diyos, pag nanganak, Diyos din. Sapagkat ang ibon, kung manganak, ibon din. Kung ang unggoy, manganak, unggoy din. Hindi pwede ang manok, manganak ng elepante. So kung ang tao manganak, tao din. Mas lalo na ang Diyos. Hindi pwedeng gawin mong tao ang kanyang anak. Sabi ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos. Kanino sinasabi sa mga anghel sa Hebreo, na ikaw ay aking anak sa araw na ito at gagawin kong tuntungan ng iyong mga paa, ang iyong mga kaaway. Wala, kahit sa anghel, wala eh. So malinaw ito, mag-ama. Ang Diyos ay Espiritu, kung ang kanyang anak, Espiritu, ako nga ang Diyos, Espiritu, ang kanyang anak, siyempre, ibang anak, Espiritu din, hindi tao. So malinaw dito sa 18, anak niya yan. Yung ang birbo, John 1:1, Diyos din yan. Yung sinasabi, siya ang birbo at ang birbo ay Diyos. Sino yung Diyos? Si Kristo. Malinaw yan, na Diyos yung birbo. Na ang birbo ay si Kristo, nilinaw sa 14 yan.
tanggalin mo muna yung 14, kahit dyan, dyan 1-1 ka na lang, wala na yung 3, at saka 14, at saka 18. Maniwala na ako dyan na ang Logos ay salita. Pero kung magbabase ka ngayon sa Logos ng Greek, hindi ka rin makalusot, sapagkat sinasabi sa Logos is this mythology din proceed. Sa Greek mythology, ang tawag doon sa kanya, incarnation to the event of which the word of Logos became man in Jesus Christ. Malinaw po dito kung meron kayong Greek, mythology, meron kayong ano, Biblia na ano, saka, opo. Time okay. Okay, sige po. Okay, so salamat. Pasensya na kayo na, medyo nakalimutan kong talaga yung oras ko nilang, ano na. Oh, sige lang, sige lang bro. Nakalimutin ka naman talaga? Medyo ano na, tumatanda na. Okay, ngayon naman, bibigyan natin ng affirmative side para tanungin no ang mga inilatag ng negative side. 10 minutes, ang oras natin ngayon ay 23:11, matatapos to ng 23:21. As alas 11:21 na matatapos ang pagtatanong. Sige, Ros, kung handa ka na, pwede mo nang tanungin si Jaime. Okay, no? Salamat sa pagkakataon. Unang-una, pasalamat ako kay Jaime at nakapagpahayag ako ng aking naunawa. Bagamat senior cut ko lang yung paliwanag ko dahil sa may limit yung time natin. So, may itinira pa naman akong iba para sa susunod na mga debate, ano? So, sa representation ni Mr. Jaime Sulaba. Baliktad yan ng Sulaba, Abalos. Okay. Nakita ko na yung representation niya ay hindi naman talaga hinahangad niya sa kanyang layunin na kontrahin tayo. Ano? Nakita kong medyo mabuti. Excuse me lang po na, Ross, sandali lang, Ross. Panahon mo ngayon para magtanong at hindi magkomento. So magtanong ka lang muna ayon sa kanyang inilatag. Okay, salamat sa lahat. Okay, no? Ang inilatag ni Jaime is Jan 1:1, pabalik-balik, Jan 1:14, saka Jan 1:18, yun yata yun, no? Pabalik-balik. Tapos, magre-represent siya ng sarili niyang interpretation. No? So dito na lang ako magtatanong kung okay lang kay Jaime. No? Ito sa Isaiah 43, chapter 12, no? Ako'y nagpapahayag at ako'y nagliligtas at ako'y nagpapakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. So, tinututulan mo ba ito, bro Jaime? Objection, Your Honor. Ang aking tindig, bro, doon ka magtanong sa tindig ko. Wala naman ako tinintindig ng ganyan. Okay. Tindig mo yan eh. Okay. Ang tindig ko, Jan 1:1. Mr. Moderator. Objection granted. Okay, President Bantano. Okay. Mr. Moderator, kasi yung representation niya is puro interpreted, self-interpretation kasi. Yeah, may gumagamit pa siya ng Greek mythology. Yung kanyang presentation ay wala kang pakialam kung ano yung ipipresent niya as long as ito ay related sa inyong tema. So, ang panahon mo ngayon ay magtanong. So, magtanong ka lang, huwag ka nang magkomento sa kanyang presentation. Okay. Yung Greek mythology ba na sinasabi mo, considered ba yun para sa ganitong debate na ang ating tema ay tungkol sa Diyos ng Biblia? Opo, bro, kasi ang berbo kasi, bro, ang New Testament kasi, bro, binabasehan kasi siya, bro, ng Griego, bro. Ngayon, gagamit tayo ngayon yung berbo na sinasabi mo, kung titingnan natin yung berbo o salita, gagamitan natin siya ng Greek. Kasi ang original kasi niyan, bro, hindi kasi Tagalog at saka English, ano. Ang original is Griego. So, meron kasi akong Griego dito. Ang tawag kasi sa berbo, bro, is Logos. Ngayon, sa Greek. Ngayon, binabasa ko ngayon yung Logos sa ayon sa Greek mythology, no? Ayon sa Greek mythology, bro, ano kasi yan si yung Logos na yan? Become man in Jesus Christ. Si Kristo kasi yan, bro, kinaklaro. Kasi malinaw din kasi sa 14, bro, na sinasabi nagkataon-taon berbo, tumahan daw sa gitna nila. Sino naman tumahan ng gitna ng mga apostol? Di ba si Kristo lang naman eh. So, alinaw yan. So, itong Greek mythologist, tama ito. Sapagkat nabasa nila itong Jan 1:1 up to 14, up to 18, no? So, pagdating naman natin sa Jan 1:18, busom, malinaw yung busom na yun is Greek pa rin. Diyos, intimate. So, ngayon, kapag nagtindig ako, di ba, kanina ikaw nagtindig ka, bro. Palinaw ko lang sa'yo, anong nagtindig ka, bro?
wala akong ibang tinatanong daw na out mo yung topic. Lahat ng sinatanong mo dapat kung magtitindig ka, mag-cross-examine ka doon ka sa tindig. Okay, na, next kagaya ko, question. Ang tindig ko, ito lang. Ito lang okay, ang tindig. Okay, next sige, bro. Okay. Okay, 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 okay. Next question. Ginamit mo yung Jan 1-1. Pwede bang pakibasa, bro, Mr. Moderator? Kasi yun yung namang sabi mo, eh, di ba? Gagamitin okay. ko na yun, o. Pakibasa na lang yung Jan 1-1. Sa Jan 1-1. Ang Biblia. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sama sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Yun ang nagsulat sa Jan 1-1. Okay. Sorry, nagkamali pala ko. Jan 1-14 pala. Jan 1:14. Okay, sabi dito sa talata, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalawalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Okay, ito yung tanong ko, ano? Sinabi doon, nakita namin ang kalawalhatian niya. So sino tinutukoy dito yung nakita? Kasi nakikita eh. So yung anak na ipinanganak ni Maria. Gaya ng kaluwalhatian ng sabugtong ng Ama. So may dalawang subject dito. Isang kaluwalhati ang nakita, saka kaluwalhati ang gaya ng sabugtong ng Ama. So sinasabi niya rito, isa lang daw to. So sa tingin mo, bro Jaime, isa lang ba ito? Yung gaya sa kayong ginayahan? Hindi kasi bro, sumagot ako ha. Tinanong mo ako, kung babasahin natin yung 14 kasi, babasahin mo, lumihis ka na sa pag-unawa at nagkatawang tao ang berbo. Ang tanong ko doon, Ang tanong ko doon, hindi yung berbo, no? Ang tanong ko doon, yung nakita ni Juan na gaya ng, nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, one subject, na gaya ng kaluwalhatian ng bugtong ng Ama, two subject. So ano yung tanong? Ang tanong, isa lang ba yun? Ang tanong, Jaime, isa lang ba yun? Yes or no? Sige, sagutin ko ha. Isa lang yun. Si Kristo, ang okay, nakita nila, na gaya ng kaluwalhatian ng bugtong nanak, si Kristo yun. Sino yun si Kristo? Si Berbo. Yun ang ibig sabihin, bro. Kasi si Kristo okay. Kasi maraming yun pangalan. Kristo, Berbo, Karunungan, di ba? Sige, okay, bro. Okay, next question. Ano po ba yung ginamit? Huwag mo na pilitin ko, wala ka na may tanong. Diyan, kasi tatlo lang naman kasi yung nilatag mo eh, tapos ayaw mo akong patanong sa iba. So tatlo lang eh, nakatanong na ako ng dalawa, so may isa pa, yung Jan 1:18 ba yata, yung basahin mo nga po sa mga ba yung kasulat doon. Okay, Jan 1:18, saglit lang Mr. Moderator, nalimit ako dito ngayon sa tatlong tanong lang, kasi tatlo lang yung nilatag niya. Okay, ito ang nakasulat sa Jan 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Yan po ang nasusulat sa talata. So yung bugtong na anak ba nito tinutukoy dito na nasa sa si Kristo, bro, ng Ama. Si Kristo, alam ko na ang si Kristo. Okay. Kristo 'yan. Yung ipinanganak ba ni Maria o yung berbo na Espiritu ng Diyos? The same. Yung bugtong na anak, yung berbo at saka yung pinanganak ng Maria si Kristo, isa lang. Okay, okay. Siya pa rin yan. Mr. Moderator, nalimitahan ako ng tatlong tanong lang kasi tatlo lang din naman yung nilatag niya. Bawal naman ako magtanong sa iba. Ditaposin muna ako lang yan. May tanong. Diba? Para mag-battle ka na. Mr. Moderator. So, ayaw meron ka pang dalawang minuto para mag-cross-examine. So, i-wave mo na ba yung time mo? I-wave ko na kasi nalimitahan ako sa tatlong okay. tanong lang. Tatlo lang yung nilatag niya. Meron pa siyang natitirang dalawang minuto pero we need niya at igagalang natin yung kanyang desisyon. Okay, pakiusap lang muna, Jaime. Iwasan mo natin na pagtawa. So, gawin po natin formal ng... Sorry. Nagawa. Sige. Okay, so, okay, ngayon naman, nabibigyan natin ng pagkataon ng 10 minuto, Ros Casona, para sa iyong rebuttal. I-off ko yung... Okay na. Salamat, no? Ako kasi,
ang aral na dinadala-dala ko is ano, nasa nakapaloob sa Biblia, no? Hindi ako kumukuha ng mga philosophy of men. Yung tinatawag sa Biblia na philosophy of men o mga pilosopiya ng tao o mga self-interpretation, no? Alam naman natin ang Biblia, ang sabi, huwag kayong magsihigit sa mga nakasulat, no? So ganun ang ano, mayroong mga babala. Huwag kayong dadagdag, huwag kayong babawas. Yung mga babala sa Biblia, no? So, ang ating kaibigan ay naglalatag siya ng tatlong talata lang, tapos puro na self-interpretation o philosophy of men, no? So, hindi ko na hinangad pa na questionin yung mga philosophy of men gaya ng mga Greek mythology books na i-present niya kasi wala naman yung connection sa Biblia. Ano yun? Philosophy of men nga yun. Mythology, Greek mythology. Greek mythology stands with Greek gods mythology, gods of mythology, Greek gods of mythology. No? So, ano yan? Mga Diyos-Diyosan na eh. Mga pag-iisip yan na mga Diyos-Diyosan. No? So, ayoko na rin naman ano, kaibigan natin si Jaime, ay magiging fair na lang tayo. Medyo okay naman yung dating ng ano niya, representation, hindi naman siya naninira sa atin, nag-represent lang siya, nagpahayag lang siya ng ganito. So, magpapahayag lang din tayo, no? So, kung titingnan ninyo at obserbahan yung mga una kong representation, may makukuha kayong unawa doon, no? Bagamat kulang pa yun kasi nga dahil sa oras, no? Sinortcut ko na lang, no? Ngayon, dito kay Jaime, wala na akong magagawa kung gagamit siya ng mga books na hindi katanggap-tanggap sa Biblia. Kasi nga, ang sabi, huwag dadagdag, huwag magbabawas, huwag hihigit sa nakasulat, huwag diwala sa mga pilosopiya ng tao. No? So, Bro Samuel, ayoko rin namang tumira na hindi naman to, at least naging fair lang ako kay Jaime dahil naging mabait naman siya sa debate, so magiging mabait na din ako sa kanya, ha? So ito naman ay hindi naman ito laban na kung gusto kong manalo o gusto kong maging sikat, no? Ito ay pagpapahayag lang kung ano yung mga naunawa ni Jaime at yung naunawa ko din, no? Ipinapahayag natin sa mga tao o para may ino. So ganun pa man, nagpapasalamat ako sa moderator, sa taga-recorder natin na si Russia Bista Dayanan, ito naman si Shemaya Bro, si Petra, kaibigan natin, si Bro Pedro, at si Samuel Tahoda, ang ating moderator, at ang ating katunggali ay si Jaime Sulaba, na isang mabait na MCGI. Binabati kita, Mr. Jaime, sa iyong pagiging maunawin at pagiging mabait sa ating ginaganap na debate sa araw na ito. Maraming salamat. Ito po si Ross Casona. Okay, Mr. Moderator, wave ko na yung oras ko. Okay, so meron pa siyang 7 minuto na pass kanyang rebuttal, pero wave ko na kanyang oras, so ginagalang natin yung kanyang desisyon. So ngayon naman, Jaime, no, kung handa ka na ay sa ikalawang pagkakataon ay pwede mo na siyang i-cross-examine ng 10 minutes. Jaime. Jaime Sulaba, narinig mo po ba kami? Jaime Sulaba, baka nakamute pa yung microphone nyo na, baka nakalimutan nyo. Ay, turn on nyo muna yung microphone nyo, baka nakamute pa yan. Kasi hindi ka namin naririnig. Hello. Oo nga, ayan. Nagsalita na ako, hindi ko pa narinig pala. Sige, apo. Bro. Bali ako. Ilan yung magtatanong ka sa kanya ng opo. 10 minutes, pero ikaw bahala kung ubusin mo yan o hindi. Ano po ako? Opo, naintindihan ko po. Ang ano ko po trabaho ko ngayon sa rebuttal niya, cross-examine. Ayon sa kanyang rebuttal. Sabi niya, gumamit daw ako ng... Oh. Ang ginawa niya sa rebuttal, hindi naman siya nag... ang tinatalong lang niya sa akin,
is yung ano daw gumamit ako ng Greek ano. Sige, tatanungin ko na lang siya sa ano sa Greek. Ah, Brad Kasuna. Yun bang ginagamit ko ng Greek na ayon sa ginamit ko kanina sa tindig ko na gigibain mo sa rebuttal mo yung logos saka yung busom, ah, hindi biblical ba yun o sa akin lang ba yung paliwanag, bro? Gusto ko lang sasagutin mo kasi wala ka na. Yun lang naman ang inano mo sa akin. So, hindi ka ba naniniwala sa Greek mythology o kayo sa original na salin ng Biblia? Kasi ang John 1:1 kasi, bro, ang Mateo 1 up to Revelation, bro. John, Mateo up to Revelation ay Greek po 'yun, bro. Ang sa akin, buong... ano yung pinaka... sige lang, okay. Bro, iyan muna ako kasi ako naman, malakas pa yung oras ko eh. Gusto ko lang ipaliwanag. Okay lang, okay lang bro Samuel, okay lang. Okay lang, bro. Okay, okay, okay. Para maintindihan, no? Maintindihan ang nakikinig, bro. Mataas pa yung oras ko. Hindi ko naman ubusan ito kasi magtindig na mag-rebattle din ako, di ba? Tapos... Granted. Okay, granted. Sige, continue. Mag-rebattle naman ako eh. So ngayon ang sa akin lang i-clarify ko lang to sa kanya, no? I-clarification na ito, hindi ako magre-rebut sa kanya kasi kasunod ko rebuttal na. So doon ko na siya ano sa rebuttal ko. So ngayon ang tanong ko lang, ayon sa rebuttal niya sa akin, yung aking binitawan doon ng mga salita ayon daw sa akin mythology daw sa mga tao lang. Hindi daw ayon sa sarili kong unawa. No, hindi naman ako gumamit ng sarili kong unawa. Nagbasa lang ako eh. Sa John 1.14. Ano? At sa John 1.1, ang ibig sabihin doon sa akin kasi, ang aking premise dyan at tindig, si Kristo po yung berbo. Si Kristo ang berbo ng Diyos. No? Meron po tayo mababasa mamaya sa rebuttal ko, ipapakita ko sa inyo, na ang berbo ay si Kristo yun. Ayon sa iyong paliwanag, no, na ako daw gumamit ako ng hindi ano. So ngayon, sa sarili kong paliwanag, ikaw ba, hindi ka ba naniniwala sa Greek ng word ng logos na ang original na magbabasa okay. Ka ng Biblia, bro, sa original Greek, bro, ng verbo ay logos. Sasagot na ba ako? Ay hindi ka naniniwala sasagot. Sa Greek. Sasagot na ba ako? Oo, sige po. Siguro no, hindi mo lang Brad Jaime no, hindi mo lang masyadong naunawa no. Baka ang tinutukoy mo is Greek translation o transliteration no. Pagka sinabi mo kasi Greek mythology, yan ay aral ng gods of mythology no. Sa ano yan sa Athens no. Sa lugar ng Athens o sa Rome no, mythology gods no, the theology of the mythology gods, yan po ay mga aral ng mga diyos-diyosa no. Baka ang tinutukoy mo is Greek translation o Greek transliteration. Okay na ako sa sagot mo. So meaning itong logos na to sa ayon sa mythology. Ang sinasabi dito eh, oh, this mythology then proceeds downward to the incarnation to the event in which the word or logos become man in Jesus Christ. Ito ba si Jesus Christ na ito na nakalagay sa Greek mythology? Ang Greek mythology, bro, mayroong tinatawag doon na may mga goddess ng mga mythology, no? Mga Greek mythology, yung mayroong mga goddess, no? The goddess, yung kung mag-aral tayo ng mahaba doon sa December 25 ng Katoliko na nagkakaroon sila ng pagdidiwang doon na inano nila si Jesus Christ as hindi nila alam yung kailan pinanganak eh. Kaya ang tinapat na lang nila yung piyesta ng last 4 minutes mythology ng goddess. No? So, madaling salita bro. Ito ba si Jesus Christ is Diyos-Diyosan ito ayon sa iyong sagot sa akin ngayon?
Sa Lugos? Si Lugos ba? Ang nakalagay dito, lumabas sa Greek mythology, si Lugos, si Jesus Christ, ito, Diyos-Diyosan ito para sa'yo. Sasagot na ba ako? Opo, sige po. Sasagot na ako? Okay. Yung ano mo, yung ipinapasa mo na explanation, no? Ay explanation yan mula sa tao, no? Hindi yan galing sa Diyos, no? Ang nagsulat niyan ay isang mga scholar, interpretasyon niya ng scholar na nagsulat niyan, no? Hindi yan siya inspired by God, no? Ang inspired by God ay yung nasa kasulatan, na yung nasa sige, okay bro, okay na ako dyan sa sinasabi mo. Tama na, okay na ako. So, ibig sabihin ba, ang original na salin ng Biblia, hindi inspired ng Diyos yan? Yung Greek? Ang inspired ba ng Diyos? Yung English? English Translation Bible? Sige. So, sumagot ka, bro. Sasagot na ako. Yung Greek, explanation Greek, nga, nung... Sige, sandali. Yung explanation nga ng binabasa mo, yun yung explanation ng mga scholar. Yung mga scholar, hindi po sila inspired by God, no? Yung scripture ng mga scholar na ginawa, hindi siya inspired, no? Ang inspired by God ay yung mga sulat ng mga apostol, mga propeta, at okay, sige bro, sila, okay na ako. Sige bro, okay na yun. Bro, tama na bro, kasi ako ang nag-ano natin ito. Okay na ako sa sagot mo. Ibig sabihin, yung sinasabi mo rito na ang logos o verbo ay hindi siya, hindi kasangayon sa Greek na mali yung logos, mali yung pagkahulugan ng Greek ng logos, no? So sige, okay na ako diyan na ano, magano na ako, magre-rebat na ako, no? So, okay na ako bro, ayos na 'yun. Salamat. Okay. So ngayon, bibigyan kita ng 10 okay minutes para sa yung rebuttal. Mr. Jaime Salaba, pwede ka nang mag-umpisa. Okay. Okay po. Mga kapatid, ayon sa ating katunggali, ang sinasabi niya, ang John 1:1 daw, ayon sa kanyang tindig at sa aking tindig, sabi niya ay hindi daw si Kristo 'yon. Salita daw ng Diyos, nasa bunganga daw yun, ng Diyos. Ngunit malinaw doon sa sinasabi John 1:1, na ang Diyos, ang berbo ay Diyos. So sino ba itong berbo na to? Kasi tatanungin natin, kung nagtatanong tayo dito sa Greek na original na salin ng New Testament, Logos daw. Ayon sa mitolohiya nila, magagaling na yan na. Yan ang nagsusulat ng Grego. Sabi nila, si Jesus Christ doon yan. Ayon sa Greek mythology, incarnation. Galing kay Jesus Christ. So, tatanungin natin yung John 1:18. Walang tao nakakakita kung hindi bugtong na anak. Malinaw ito, yung berbo na doon sa John 1:1 na Diyos, yun ang anak ng Diyos. No? Kung anak ka ng Diyos, Diyos ka rin. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, ayon sa sinabi ni Kristo, na ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga, at ang ipinanganak sa laman ay laman nga. Kanino ba yung pinatungkulan niya? Sa kanyang dalawang katauhan. Isang mediator na Diyos at isang katawang makalupa na tagapamagitan ng tao. Kasi hindi naman pwede kaya nga ang ginawa ng Diyos, yung kanyang anak, sinugo niya, para magiging tagapamagitan siya, kasi sinasabi, ang Kristo, siya ang tagapamagitan ng Diyos at saka sa tao. Paano ka magiging mediator ngayon o tagapamagitan kung hindi ka makipag-usap sa tao? So, bigyan ka ng katawan ngayon, ng katawang panlupa, para makikipag-usap ka sa tao. At meron ka rin katawang panlangit para... 15 minutes to bro, no? Rebuttal? 10 lang, 10. 10 minutes. 10 minutes, sige. Meron ka rin katawang panlangit. Hindi. Hindi yung katawang panlangit kasi ang original mo talaga, Diyos ka, anak ng Diyos. Para makikipag-usap ka sa Diyos. So, ibig sabihin, ganyan ang ano. Kung tagapamagitan ka, ikaw ang tagapamagitan ng dalawang panig, meron kang access doon sa bawat isa, sa tao at saka sa Diyos. Kung tao ka lang, paano ka makipag-access doon sa Diyos ngayon? Hindi ka makipag-usap doon.
So, yun ang ibig sabihin. So, ngayon, tatanungin natin ngayon ang Biblia. Kung sino pa itong berbo? So, tatanungin natin ang Biblia ngayon, sino itong berbo? Sige nga, dito tayo tatanungin natin si Juan. Apokalipsis 19:13. At siya'y naramtan ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. Ang tinatawag daw na ang berbo ng Diyos na tinataka na winisikan ng dugo. Alam naman natin ito, si Kristo ito ni winisikan ng dugo eh. No? Alam naman natin ito, nakasakay ng kabayo ito sa John 1:11, no? Kung ibaba natin, at nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi at yaw nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. Sa katwiran siya humatol at ang kanyang mga mata ay ningas na apoy at ang ulo may maraming diadema. Pagdating sa 13, at siya ay naramtan ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na berbo. Tatanungin natin ngayon, i-ano natin ngayon, i-abanti natin ngayon sa chapter 22. Chapter 22. Chapter 22, verse 6. Sinasabi dito, at sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito'y tapat at tunay at ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta. Ito palang berbo na to, Diyos sa pala siya ng mga espiritu ng mga propeta, ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ng mga bagay na kinakailangan mangyari. Sino ba yung alipin niyang ipapakitaan niya? Si Juan. No? Sa 12. Narito, ako'y madaling pumarito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. 12:13. Ako ang Alpha at ang Omega at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Ang berbo pala na to na Diyos, na anak ng Diyos na naging mediator natin. No? Na tinatawag na ang berbo ng Diyos, si Kristo ito. Siya pala, kaya tinatawag siya ng John 1:1 na at ang berbo ay Diyos kasi sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. At ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Siya pala ang pasimula at ang wakas. Kung gumamit ng ibang talata doon sa kawikaan, no, hindi lang tayo magbanggit doon kasi hindi naman yun, ano, hindi naman yung kasama minutes. Dito. Last 5 minutes. Ngayon, babasahin natin yung 16. Akong si Jesus, so malinaw ito, sinasabi sa Apokalipsis 19:13, sino yung berbo? Pagdating dito sa 16, ako si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo ipapatuloy ang bagay na ito sa iglesia. Ako ang ugat at supling ni David na maniling na tala ng umaga. O, si Kristo ito, malinaw itong berbo na sa Kristo. Ano? So ngayon, tatanungin natin ngayon ang mga apostol kung sino ba itong... magtanong tayo ulit ng tatanungin na time, 5 minutes. Delikado, maubos na. Tatanungin natin ngayon yung ano? Tatanungin natin ngayon yung mga apostol, ano? Ang sabi ng apostol dito, Hebreo 1:8, para malalaman natin yun. Hebreo 1:8, sino ba itong berbo na to? Na Diyos. Ano naman ang sabi ng Diyos doon sa kanyang anak? No? Kasi tinatanong na natin si Juan eh. Sabi ni Juan, ang berbo daw ay Diyos. Malinaw naman yung berbo si Kristo eh. Ayon sa Apokalipsis din ni Juan din, Apokalipsis, si Kristo yun, malinaw nun, no? So, malinaw yun, ang birbo na Diyos ay Diyos. Di dalawa na ang Diyos, yung anak at saka ama. So, hindi isa ang Diyos. Basahin natin yung Hebreo 1:8. Sabi ng Hebreo 1:8, at sinabi niya tungkol sa mga, ibaba natin, 8:8 muna. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang sentro ng katuwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Sinong nasasalita nitong Hebreo 1:8? Ang Ama. Ibaba natin sa 5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Sa 6. At muling nang dinala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi si Kristo ito at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Eh, nung anghel nga, nung sinamba siya ni Juan, huwag mong gawin yan, sumamba ka sa Diyos. Sabi yung, kung ang anghel, sumamba kay Kristo, pag sumamba ang anghel kay Kristo, at sambahin siya ng lahat ng anghel, meaning Diyos siya. Kasi ang anghel, hindi basta-basta sumamba eh. Sabi niya, huwag mong gawin yan, ako'y kapwa alipin.
at sinabi niya tungkol sa mga anghel. Sino nagsabi? Ang Ama. At sinabi niya tungkol sa mga anghel. Yaong ginawang mga anghel niya ang mga hangin. Ang ginawa pala niya mga anghel, mga hangin pala. At ang kanyang mga ministro ay ningas na apoy. No? Last 2 minutes. Pagdating sa utsong. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi. Sino nagsabi? Sinong kutid na nagsalita nito? Galing sa Ama. Ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang sintro ng katuwiran ay sintro ng iyong kaharian. Ang tanong dito, kung iisa lang ang Diyos, bakit sinasabi ng Ama? Ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Kung ibaba mo doon sa 6, sa 5 pa, kanino sinabi ng mga anghel? No? Ang lahat ng mga kutib nito na sinasabi ng Diyos nito tungkol sa anak, ang luklukan daw ng Diyos doon sa langit ay ano daw yun? Sa Ama daw yun. Saan ba yung luklukan na yun? Apokalipsis 22:1-5. Apokalipsis 22:1-5. At hindi na magkaroon ng gabi. Basahin natin uno hanggang sa uno muna. At pinakita niya sa akin ang isang ilog na tubig ng buhay na na maningning na nagaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at last ng kumbiro. Dalawa. Mayroong luklukan doon ang Diyos at ano. Sa gitna ng lansangan niya yun, ay sa dako rito ay may ilog. Ano? So may luklukan ang Diyos doon at saka si Kristo doon sa doon na ito sa paraiso na ito. Pagdating dito sa 5, sinasabi, at hindi na magkaroon ng gabi. At sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan ni ang liwanag man ng araw sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos. At sila'y maghahari magpakailanman. So malinaw dito, sa nakalagay dito, ang Ama sa 3 at hindi na magkaroon ng sumpa at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero. So malinaw dito na ang sabi ni Brad Ross Kasuna, wala na daw luklukan, surrender na daw niya yung kaharian ng Diyos sapagkat wala na daw. Pero ang nakalagay dito doon sa buhay na walang hanggan, sa kaharian, may luklukan siya. At ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Time. No? Andito okay, daw. Time. So. Time. Okay. Okay, maraming salamat sa yung rebuttal na pero naubos na yung oras na 10 minutes. So ngayon naman, napibigyan natin si Ross, no, para sa kanyang cross-examination. Ross, kung handa ka na, pwede ka na mag-tanong sa kanya. Okay na, salamat. No. Unahin ko yung ano, Revelation 19:11 hanggang 13, nilatag niya to. No. Hindi niya lang kasi ito naunawa. No. Sa 11 ang sabi. At Revelation, ano bro? Pas ang langit. 19:11, yung sinasabi mong minisikan ng dugo. Ano 13, ito, 13 yun bro. Mag-start ako ng 13. Kaya nga. 13. Kaya nga. Kasi pinutol mo eh. So, bubuuhin ko. Ano. Umumpisa ako sa 11. Okay. At nakita ko bukas ang langit. Sige. At narito ang isang kabayong maputi. At yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At siya ay, at sa katuwiran siya ay humahatol at nakikipagbaka sa 12. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy. At sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya ay may isang pangalang nakasulat na sinuman ay di nakakaalam. No? So isasahin ko. Ang kanyang mata ay ningas ng apoy. Walang tao na ningas ng apoy ang mata. No? So sa pangalawa, maraming diadema ang kanyang ulo. Pangatlo, siya ay may pangalang nakasulat na sino man ay di nakakaalam. Ano? So, yung Kristo na ipinanganak ni Maria, lahat tayo alam natin ang pangalan. Iba-iba nga tayo ng bigkas. Eh, no? Alam natin. Pero itong nakasulat sa Revelation, sino man ay di nakakaalam kundi siya rin. Walang nakakaalam sa pangalan nito. No? So, tao ba ito? O, ganito ang sabi sa Hosea chapter 11 verse 9. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako bumalik yung sa Revelation no 13. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. So napakalinaw, siya'y Diyos at hindi tao. So balikan natin ang Revelation 19 no sa 12. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy. Wala kang makitang tao na ang mata ay ningas ng apoy. No? Sa panghuli, sino man ay di nakakaalam ng kanyang pangalan.
Pero tayo, yung Kristo na ipinanganak ni Maria, alam natin ang pangalan, no? Pero bakit sinasabing sino man ay di nakakaalam ng kanyang pangalan, kundi siya rin. Siya lang nakakaalam ng pangalan. No? So, yung tinutukoy niya na pinanganak ni Maria, hinula na ito, no? Sa Isaiah 45, chapter 14, verse 15, no? Tandaan nyo, 45. Bro, teka lang, anong tanong mo? Anong tanong mo? Magtanong ka bro sa nilatag ko, bro. Lumayo ka na, ang layo mo na ng... Teka. Doon ka mag-rebat. Sandali. Pag mag-ano ka, moderator, saglit lang ha. Hindi ko papayagan mo nito kasi malayo yung ano lang mo na magsalita. No? Okay. Ross, binigyan kita kanina ng 10 minuto para magtanong, hindi para maglatag. Magtanong ka lang muna. Ah, di ba kanina? Pero kung wala kang itatanong, pwede ka nang demerso sa yung ano. Akala ko kanina yung... Oras mo ngayon para magtanong. Hindi, meron tayong dalawang examination. Meron tayong dalawang examination, no? Pagkatapos na... Anong itanong mo, bro, sa 11? Bro, teka lang. Anong itatanong mo doon sa... Anong itatanong mo sa 11, 12, 13? Yun ang nilatag ko, bro. 11, 12, 13. Pagkatapos mong magtanong... Anong itatanong mo dyan sa akin? Si Jaime ang unang magbibigay ng conclusion. Sige, magtanong ka lang muna, Ross. Okay, sino? nagulat ko. Dalawa pala yung tanungan. Conclusion na yata. Ay, ginawa ko. Sige. Conclusion na ginawa ko, bro. Bigyan kita ng idea. Pinabiyaan lang kita kanina. Saglit lang, bro. Pinabiyaan lang kita kanina. Okay. Sorry. Okay, anong tanong mo sa 11, 12, 13? Sige, bro. Etong Revelation 11, 12, no? Tao ba ito? Hindi. Diyos nga yan eh. Kaya sinasabi ko sa iyo na si Kristo yan eh. Diyos yan. Ah, okay. Diyos yan. So hindi ayon ito. Ayon sa unawa mo, so, Diyos, natalo ka na kasi Diyos yan. Okay. So hindi ito yung pinanganak ni Maria na tao. Hindi yan yung taong, yan. Yan nga yan. Yan nga yan. Si Kristo, ang verbo, at yung pinanganak ng Maria, nung nagbalik siya doon sa langit, bro, nakaupo siya sa luklukan, may luklukan siya doon eh. Tungkol sa anak, ang iyong luklukan o Diyos, ay magpakailanman may luklukan siya, di ba? Nung binasa bro. Apocalypse 22, Brad, binasa ko doon na yung Apocalypse 22. Okay, injection, Mr. Moderator. Hi, me. Ami, tinatanggap na nang nagtanong yung sagot mo, so... Okay na. Oras naman lang para magtanong ng ibang tanong. Okay, next ulitin question. Clarification lang, Mr. Moderator. No? Tinanong ko siya kanina, itong sa Revelation 19:12, tao ba ito? Sabi niya, hindi daw, ano? Pero, nung tinanong ko siya na, ito ba yung ipinanganak ni Maria na tao? Sabi niya, yan din yan. Pero una niyang sabi, hindi daw ito tao. So, medyo naguluhan ako. Ano ba talaga ang totoo, Jaime Sulabat? Sige, sasagutin ko, bro. Sagutin ko, ha? Sige, ganito po. Sasagutin kita ng tapat at tunay, ha? Ayon sa Biblia. Hindi ako nagsasagot ng sarili ko. Ito, sasabihin ko sa iyo, ha? At ang kanyang mga mata, iningas na apoy. Sa kanyang ulo ay maraming jadima. Ibig sabihin ng jadima, bro, crowns. At siya may isang pangalan na kasulat na sino man ay hindi nakaalam. Ito, bro, diretso kita sa kita. Si Kristo ito na verbo pagdating ng 13. Siya ang verbo. Si Kristo ito, bro, at verbo pagdating sa 13, okay, at siya naramtan ng damit na winisik ng dugo. Siya okay, next question. Diyos siya, hindi siya tao. Okay, next wala question. Wala lang siya sa lupa. Wala lang siya sa lupa. Oh, sige, next question. Clarification lang ako, Mr. Moderator. No? Sabi niya, Diyos okay, ito, hindi tao. No? Diyos daw ito, hindi tao. Pero kanina sabi tanong? Niya, anong ito rin tanong? Yung anak. Anong tanong, bro? Ito anong rin tanong? Yung anak ni Maria na tao. Ang tanong ko nga, clarification, tao ba tayo ito o Diyos? Isa lang, huwag kang sumagot ng dalawa. Okay, tao daw ba? Sige, Diyos? Gusto. Tao ba rin o Diyos? Diyos nga, ang sabi ko sa'yo kanina, yan ang sagot Diyos niya, ito. Diyos. Tinatanong, ang okay, sabi mo kasi question. Kanina, kung sino ba ito, yun ba yung, okay, yung naging Jaime? Tao na ni Maria? Oo, sabi ko, pero Diyos yan, kasi ang tindi ko sa'yo, okay, yung simula ka Jaime? Ng Jan 1-1, Jaime, sandali lang muna, Jaime. Ko, siya ang, time out muna tayo, siya ang verbo. Okay, hindi kanya pinapaliwanag, so
pinapasagot ka lang niya kung alin doon ang sagot na pinapapili ka lang niya. So, base sa narinig namin, pinili mo ay Diyos siya. Okay, yun ang tatanggapin namin na sagot mo. Okay, next question, bro. Diyos yan, kasi so, siya ang merbo. Pangalawang tanong. So pangalawang tanong. So, pangalawa na ba itong tanong? Pangatlo. Pangalawang tanong. Tanong ka lang, may time ka pa. Isang libo pa sa mabot. Ito, po. Ito bang Revelation 19:12, hindi ba ito tao? Diyos na nga siya, bro. Diyos na nga siya. So, hindi ito tao? Kasi, so, paglagay mo nito, oh, tingnan mo. Hindi, okay, Rami. Diyos na nga, atindi ko, bro, Diyos yan. Diyos na hindi yata tao na, bro, kasi Diyos na. Okay, kaya na, galing na siya sa langit, bro, eh. Purify na siya, bumalik na siya sa ulit dati niya pagka Diyos. Objection, objection. Okay, sige, sige. Sige, go ahead. Clarification, no? Ang tanong ko, sige, bro, hindi na ba ito tao? Ano tanong mo? Okay, ang tanong, Mr. Hain, ay hindi na ba ito tao? Yes or no? Hindi na ba ito tao? Hindi po, Diyos yan. Hindi na tao. Okay, okay. Okay, yun ang sagot. Okay, hindi na Diyos tao, yan. Diyos. Okay, next question. Okay, okay, okay. Okay na. Last 2 minutes so, para sa tanongan. Itong verbo na ito, saka yung ama, dalawa ba silang persona? Hiwalay ba sila? Hiwalay? Hiwalay sila, bro. Ah, so ang saan natin, Okay, hiwalay sila. So saan ko mababasa na hiwalay sila? Ito. Unang-una, kung magbabasa ka doon sa pinanggalingan ni Verbo, doon ka magbabasa sa Kawikaan 34. Basahin mo, 34. Basahin mo, na mag-ama sila. Kasi, sino magbasa? Kasi ang tatunayan ko sa iyo, ito ang ama at saka sa anak. O, baba, gusto mo magbasa tayo ng Kawikaan 34? Ikaw magbasa. Sabi mo, saan mababasa? Hindi. Na naghiwalay sila. Kasi ang premise ko dito, bro, ito, okay, objection. Ang verbo, ang tinatanong mo, okay, ang tinatanong sa verbo, sabi ko, mag-ama yan, anak yan eh. Okay. Opo. Okay, Jaime, time out muna. So, ano yung objection na Mr. Roscasona? Clarification ko lang sa talong ko, ano. Sinabi kasi niya na hiwalay daw yan. No? Hiwalay yung ama saka anak. No? So, ang tanong ko, saan ko mababasa na sinabi na hiwalay yung ama saka anak? Okay, ang hinahanap ay may citas or verse saan daw mabasa na hiwalay ang ama at saka anak. Kawikaan 34, bro. Kasi ang premise ko dito, mag-ama yan. Okay, yun ang sagot niya, Cross, ama, Kawikaan 34. Pakibasa para sa mga viewers. Okay, basa ito. Ito nakasulat sa Proverbs 34. Proverbs 34. Ako magbasa, bro. Sige, sige. Ito. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Ang sabi sa Biblia, walang umakyat sa langit kung hindi ang bumaba. Sino yan? Si Kristo. Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Ang ama to. At ang, no, ang ama na naman. Palagay din ang ama. Yung sa sino ang sumumpa sa langit at bumaba, si Kristo. Ano ang kanyang pangalan? No? Sinong pangalan? Yung pangalan ng ama. At ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman. Ako, nalalaman ko yung pangalan ng anak. Ang pangalan ng anak, saan yung ang ama. Ay, si Kristo. Saan yung hiwalay dyan? Ayan, hiwalay sila. Yung bumaba at sumampa sa langit, si Kristo yun eh. Si Kristo siya din ang karunungan. Okay, Ross, bibigyan kita ng last question na pagkatapos nito ay conclusion na ni Jaime. Okay, last question mo na, Ross. Last question na ba? Last question. Sige. Last question ko na lang, Jaime. Saan ko mababasa na sinabi na ang Diyos ay dalawa, na may dalawang Diyos? Gusto mo, ano, litra por litra gusto mo? Litra por litra? Bigay ka ng Hindi, litra por litra, ano gusto mo? Litra por litra naman.
Jaime, ayun pa. Saan mo babasa na dalawang Diyos? Litra por litra tatanungin kita. Jaime, litra por litra? Jaime, hindi mo oras magtanong. Oras mo ngayon para sumagot sa kanyang katanungan. Ang sabi niya, saan mo babasa na ang Diyos ay dalawa? Bro, verification yung tinatanong ko. Tinatanong ko. Sabi niya. Okay, ayun. O pwede diwa tsaka litra. O pwede daw diwa or mas maganda daw kung may litra. Pero pwede diwa or logic, sabi niya. Okay, naghahanap po ng sitas no, yung nagtatanong. Ikaw bahala, okay, ikaw so bahala. Basta yung sitas ang hinahanap. Mas maganda, mas maganda. Okay. Bigay mo lang yung sitas no, kasi pagkatapos niya na conclusion mo na. Itong gagamitin ko, bro, itong gagamitin kong sitas, bro, ano to ha? Litra por litra hinahanap mo eh. Wag. Pag sinasabi mong litra por litra. Okay, bro, pakibigay lang yung sitas bro para makaproceden tayo sa sige, next part ng debate sige natin. Sige, ano yun? Sige na, oh. Unang Korinto. Unang Korinto. 1:4. Ano naman po ang sitas na sagot niyo, bro? Lit lang ha. Tingnan ko muna. Okay, hintayin lang natin, no. Hanapin ko saglit ha. Wait lang. Side, no, para sa kanya. ayon sa sinasabi mo, naghahanap ka ng dalawang litra por litra na Diyos, no? So, pag sinasabi ng litra por litra, wag ka nang gumamit ng Paalala ko lang ho, I mean, no, na yung sagot namin ang hinintay mo para makapag-proceed na tayo sa next part ng ating debate. Sige. Okay. Ayon sa litra por litra na hinahanap mo, ito yung tinatanong ko eh. Litra por litra. Sige. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwanan. Dalawa ng Diyos yan. Una, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Ama ng kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Dalawa ng Diyos yan. Ang Ama. Okay, so yan po ang sagot Diyos niya. Doon, nakasulat sa ikalawang Korinto. Sa pangalawang Korinto. Tres, yun ang litra por litra. Okay, Mr. Roscasona, yan po ang sagot niya sa tanong mo na kung saan ang basa. Dalawang Diyos yan, ha? Okay. Ngayon Diyos naman, dahil Diyos tapos ng... na yung cross-examine yung dalawa. Excuse me lang. Okay, so nakapagbigay ka na ng sagot mo at saka, yan, sagot na yan no, sa kanyang huling tanong. So ngayon naman, dakon tayo sa last part ng debating ito, which is ang conclusion ninyong dalawa. So dahil ikaw ang negative side, Jaime, ikaw yung una na magbibigay ng iyong conclusion. Sa conclusion, meron lang tayo nga 5 minutes na nakalaan. Jaime, kung handa ka na, pwede mo nang umpisa na yung 5 minutes na conclusion. Sige po, bro. Okay, mga kapatid na ginigiliw, lumalabas dito sa ating usapan ngayon na ang ating katunggali ay hindi po lubos nakakaunawa ng Biblia. Bakit ka mo? Ang alam lang niya sa pangalan ni Kristo ay Hesukristo lang. At yung pinanganak ni Maria, wala nang iba. Hindi niya kilala si Berbo, hindi niya kilala si Karunungan, hindi niya kilala si Uod, hindi niya kilala, sino pa? Maraming pangalan si Kristo eh. Siya ang tala ng, maningning na tala ng umaga. Siya ang supling ni David. Ang daming pangalan ni Kristo. Hindi lang iisa ang pangalan ni Kristo sapagkat siya po ang sinatawag na 1 Korinto 1:24. Si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Pag sinasabing kapangyarihan ang Diyos, si Kristo, co-creator siya kung totoosin. Kapangyarihan eh. Magkaroon ng ibon. Magkaroon ng liwanag. Pag gumamit tayo ng ultimate truth ng karunungan, si Kristo ang kapangyarihan. Pag gumamit tayo ng kapangyarihan, ganito kasi yun kung ikaw ay isang official, ikaw ay isang batalyon commander o chief of staff ng EAP, meron kang batalyon commander, meron ka tinatawag na
Batalyon Executive Officer. Kung ikaw ang ama, anak mo ang suutusan mo. Wala nga nang ikaw pa. Sino yung kapangyarihan mo ngayon? Ayaw ka na. Pag ikaw executive, gusto ko mangyari ganito. Mayroong tumatayo dito ang bahay. Tumatayo ang bahay dito. Diba? Sino ang gagawa? Ikaw ba? Eh, ikaw ang batalyon commander eh. Ano ka executive officer? Yung anak mo. Eh, ikaw may anak ka, ikaw pa pa magtrabaho, yung utusan ng anak mo. Sino yung anak mo? Siya ang kapangyarihan, di? Nalalang ang lahat ng bagay, tama yung sinasabi na. Hindi ginawa ang lahat ng bagay kung wala siya. At alinman sa lahat ng bagay, hindi ginawa kung wala siya. Tama yun. Bakit? Andun siya eh. Siya ang executive eh. Siya ang executor. Lahat ng bagay nandun. So pangalan ni Kristo, hindi lang si Hesus Kristo yun ang lumabas sa kalaban natin. Ang alam niya, si ano lang daw. Si Hesus lang daw ang alam niya, si Hesus Kristo. Wala nang iba. Yung tao na si Hesus Kristo. Hindi niya kilala ang Diyos na Kristo. Yung kanyang yung pinanggalingan niya nung pagpasok niya sa sanlibutan. Inamin niya kanya na pagpasok niya sa sanlibutan. Diyan 17:5. Meron pa lang yung salita ng Diyos. Meron pa lang pinanggalingan niya. Eh, ngunit hindi rin niya kilala yung mag-ama sa Kawikaan 34. Hindi niya kilala. Ang sabi nga, sino sumampa sa langit? Walang bumaba. Wa. Eh, di naman bumaba ang langit ang ama eh. Sa lupa at saka umakyat ulit. Ang Diyos na natili doon sa kanyang trono. Kaya dyan 17:3, sabi niya, ama, na makilala ka niya, tumano siya sa langit eh. Pagdating sa dyan, Unang 1:5:20 hanggang 21. Dito sa lupa, iisa din ang tunay na Diyos, si Kristo, sapagkat maraming Diyos-Diyos ano bumaba siya. Sa lupa, iisa ang tunay na Diyos. Sa langit, last iisa din ang tunay minute. Na Diyos. So sa madaling salita ngayon, ang pangalan ni Kristo, marami. Berbo ng Diyos. Dito, ang pinatunayan ko ngayon, ang berbo ng Diyos. So, marami kasi kung sasabihin mo tunay ay yung katauhan ni Kristo, pwede mong ilaban siya na dalawa ang Diyos. Eh. Bakit? Marami siyang pangalan eh. Hindi naman na, hindi lang na berbo ngayon, ang pinatunayan ko ngayon, si berbo. Ang linaw na sabi, si berbo na siya ang nakasakay ng kabayo na maghahari sa loob na 1,000 taon. No, nakalagay doon sa Apocalypse 19, Apocalypse 24. No? Maghahari siya. So yung nakasakay sa kabayo ngayon na mayroon siya ang kanyang dala is busog, ano yun? Busog, salita. Lumabas sa kanyang bunganga. Siya ang berbo, pag itutuloy mo doon sa 13. Siya ang berbo ng Diyos. Si Kristo yun. So, maliwanag dito na hindi nakikilala natin katunggali si berbo. Ang tindig niya, nabaliktad, sabi niya, tanong siya, hindi ito tao eh. O, di panalo ako doon. Kasi yun ang ano ko eh. Yun ang tinitindig ko eh, na ang berbo na yan, Diyos eh. Natanong niya ako kung tao ba yun. So, malinaw sa usapan ngayon, ayon sa aking tindig at sa rebuttal ko, ang berbo ng Diyos ay si Kristo. Dalawa po ang Diyos. Ang anak at ang ama. Ayon sa Greek, ayon sa Hebrew, sa sinasabi na Diyos, Elohim. So, Elohim. Ang Elohim kasi, dalawa yung ibig sabihin ng ang Elohim ibig sabihin, pasok tayo sa ating unawa na ang Elohim ay mga Diyos o Goddess, Godhead. Okay, time. Okay. Okay, salamat sa iyong conclusion, Mr. Negative. Ngayon naman, ikaw naman, Mr. Affirmative, para sa iyong 5 minutes na conclusion. Kung handa ka na, pwede mo nang umpisahan. Okay, no. Hindi na ako atake, no. Magpapaliwanag na lang ako, magpapahayag, no. So, ganito ang mababasa natin sa Isaiah 45. Chapter 14, verse 15. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang yari sa Egypto at ang kalakan ng Ethiopia at ang mga sabiyon sa mga matatangkad ay nagsisiparito sa iyo at sila'y magiging iyo, sila'y magsisisunod sa iyo, sila'y magsisidaang may tanikala at sila'y magpapatira pa sa iyo, sila'y magsisipanhik sa iyo na mangagsasabi, tunay na ang Diyos ay nasa iyo. Hindi sinabing tunay na ikaw ang Diyos. Kung hindi ang sinabi, tunay na ang Diyos ay nasa iyo. Ah, napakalinaw, no? So, ang tinutukoy dito is yung Diyos na tumatahan
sa katawang ipinanganak ni Maria, no? Gaya ng sabi sa Hosea, no? Chapter 11, verse 9, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, no? So dito naman tayo sa, yan ay sa lumang tipan yan. So para makumpleto natin, pupunta tayo sa New Testament, no? Sa Efeso chapter 4, verse 5 to 6, ang sabi, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. So malinaw makikita natin dito, ang sabi, isang Diyos at Ama. No? So, ano ba si Kristo? No? Ito ang sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 3, verse 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. So, i-relate natin ito sa Epeso, no? Yung binanggit ko kanina, isang Panginoon. Oh, malinaw. Bilang, sambahin siya bilang Panginoon. Sa Epeso 4:5, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama. So, malinaw ang ano natin na may isang Diyos at Ama, no? So, dito naman tayo sa, teka ha. Andre lang. Last 2 minutes. Dito sa dito sa sumayon. Eto, nanap ko. Dito sa unahin ko tong Judas 25 ano? Si Judas, no? Sa New Testament nito. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, no? So yung iisang Diyos na tagapagligtas, ginamit ang Kristo bilang tagapamagitan para sa pagligtas, no? Hindi sinabi dito na dalawa silang Diyos, kundi ang Kristo Jesus ay ginamit na tagapamagitan ng iisang Diyos, no? Ganun din naman sa sinabi Pedro din. Ah, mali ha. Oh, last 1 minute. Ako, asan na ba yun? Oh, grabe, bilis naman. Sa 1 Korinto, chapter 8, verse 5-6, sapagkat, dito ha, bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming Panginoon, ngunit sa ganang atin, sinong tinutukoy dito sa ganang atin? Christians o mga tagasunod ni Kristo, no? Sa mga Kristiyano, ngunit sa ganang atin ay may iisang Diyos lamang, ang Ama. Yun ang malinaw na pagkakasabi sa 1 Korinto 8:5. Ngunit sa ganang atin, sinong tinutukoy na atin? Mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo, ay may isang Diyos. Kung sabihin mong dalawa ang Diyos mo, eh, natutulan mo na ang sabi dito sa 1 Korinto 8:5. Ngunit sa ganang atin, Christians, ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya at iisa lamang Panginoon, si Jesucristo. Napakalinaw. So, ilang time na lang ba? Time. Time na. Sakto. Okay. So maraming salamat po sa dalawang panel. So maraming salamat na sa maayos at matiwasay na debate. Ang kanila pong paksa na pinagdebatehan ay patutunayan na isa lamang, ang affirmative for Jesus kasunod yung huling salita at ang negative ay si Jaime Solaba. So dito po nagtatapos ang debating ito, no, ngayong magandang araw na. So maraming pong salamat sa mga nakikinig, no, sa mga nanood sa live at saka nandito sa GC. Maraming salamat sa inyong pag-ibig. At saka, pwede na kayong magtanong sa dalawang debaters natin kung mayroong gustong magtanong. Sige, dalawang tanong lang ng bawat. Nalaglag na yung mata ko sa may... Para na-afford natin lahat. Tulutin mo lang kung sakaling malaglag. Okay, Rasha, pwede mo nang start yung live mo. Tapos na yung debate natin. Hello, bro. Yes, hello, brother.
ito ilan tayo dito? Si Petra, Rose, Pedro, Sam. Ilan na lang tayo ito. Dito? Ilan lang pala tayo, no? Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bro, Sam. Ah. Bro, Sam. Okay na siguro yung ano na yun? Okay na siguro yung ano namin ni bro? Ano? Anong oras na yun? Alas 12. Pwede ba? Okay lang ba sa'yo na ituloy natin yung sa atin? Saglit lang naman yan? Yung topic natin? La na. Ano? Hindi na ala ka. Hindi okay sa akin. Ano tingin mo? Ha? Sa akin hindi okay. Hindi makatingin. Ano sa tingin mo? Hindi makatingin? So, kailan natin ano yun? Umpisahan natin. Ayaw ko tingin. Ano? Jaime, asasunod na ba? Tuloy natin. Jaime, kasi ano na, madaling araw na. So, mayroon ba? Sa bagay. Sige, sige. Isipin mo na lang ako. Bukas na gabi. Naghahanap, naghahanda pa naman. Hindi ka takot. Uy, walang Bisaya na takot. Pareho tayong Bisaya. Okay, sige, bukas na lang. Bukas. Bukas ng gabi. Hindi pa ako sigurado kung kailan na. Pero asahan mo na, harapin kita sa pagsangyan. So, sa ngayon lang. Huwag naman takdan yun. Ang tagal-tagal, baka matapos na yung COVID. Di na ako mag-debit pagdating ng COVID. Di kaya puspusan ako makipag-debit ngayon. Para meron akong alala, bro. Hindi na ako makapag-debate, bro. Hinto na ako. Huwag kang mag-adala. Bigyan na ako ng para. Huwag kang mag-adala yung COVID. Hindi, ikaw naman. So, kami ni Bro Russia, disim pa rin ang paksa namin ni Bro Russia. Pero maganda to. Maganda rin itong bibitawan. Kung makikita ninyo, ang aking katuwiran, hindi pabalik-balik kahit pareho ang tawag nito, pareho ang paksa. Hindi, pero Jaime, ako magtatanong ako sa'yo. Binanggit sige, tika. Kailan natin umpisahan? Saglit lang, bago ka magtanong. Kailan natin umpisahan? Kailan natin anuhin? Sa Friday ng gabi? Ay, tika. Friday ng gabi. Friday ng gabi, bro. Hindi mo na ako mag-sit ng oras ay kung kailan. Hindi ko mo na-sit kung kailan. Wala man ako. Ikaw talaga, binahirapan mo akong mag-research doon. Habang hindi pa pwede. Ano lang, kumbaga, mayroong iba naman sana, marami naman dyan na pwede mong harapin muna. So, sila muna harapin mo. Habang hindi pa ako available. Pero sa ngayon, magkatanong ako pa yun. Sige, tanong. Sige. Yung ating nakala ko eh. May dalaw yan si Sam tong linggo na to. Pagtapos na lang. Sige, oo. Unawain mo na lang si Sam. Unawain naman ako eh. Ito tanong ko sa iyo, Jaime. Nabanggit mo kanina yung Trinity. Ikaw ba naniniwala ka sa Trinity? Lalagot. Paggamit tayo ng Trinidad at Trinity, kung ang babasihan natin yung Trinity na tinatawag ng Katolik, kasi galing ako ng Katolik, bro. Ang ganito, i-clarify ko lang sa'yo. Yung Trinity kasi ng Katolik noon nandoon ako. Ang Trinity daw, Ama, Anak at ang Holy Spirit ayon sa Trinity ng Katolik is pareho lang daw silang kapangyarihan. Walang pag-uulusan, ibig sabihin, pareho lang. Makapangyarihan pareho. Walang mababa, walang mataas. Ayon sa Trinitarian na fit ng Katolik. So, ngayon, hindi doon yung... Saglit bro, hindi ganun ang aking tindig kasi sinabi ni Kristo, ang Ama ay mas dakila kaysa akin. So, sa akin, naniniwala ako bro, hindi sa Trinity ng Katolik. Kung hindi, naniniwala ako sa Ama, at Espiritu Santo. Yun lang ano ko bro, naniniwala ako sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Bakit kamo bro? Bakit kamo? Ginamit ni Kristo yan bago umakyat siya sa langit sa Mateo 28:20, sabi niya, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa at bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So naniniwala ako doon. Binabautismo nga yan sa mga Kristiyano Tandaan ninyo ako kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Naniniwala po ako dyan bro. Ikaw naman tanong ko kay Ross. Ross, andyan ka ba? Ross? Nakatulog ako ba? Hello? Nakatulog ka pa. Hello? Sinabi ba? Tulog? Ano ba? Okay, tapos na ba? Ito tanong ko sa'yo. magtatanong ka pa? Magtatanong ako. Nasa ano na tayo? Nasa cross-examination na tayo? Under cross ka? Sumunod ka lang ha? Hindi ba pala tapos? Ano ba yan? Sige. Hindi ano lang to bro.
Yung ano to? Open forum. Sabi niya sa to. Ross, wala ka naman sinabi kasi wala ka naman sinabi na tatlo yung ano question and answer. Sabi mo dalawa lang. And then nagbago na yung rules, nagbago na yung rules. Naging standard bago ano na yan kasi dito sa GC sa debate. Ayun, after the debate nyo, tanggap ko lang ano, open forum ang questions yung mga debater. Sige. Na nakaugali yan, naging tradisyon. Para magising yung diwa. Sige, tanongin mo na rin sa amin. Tanong na inaantok. Ganun. Para patas lang. Tanggap mo ba? Ano eh. Patanungin mo, inaantok. Dahil tanong mo rin yung inaantok. Ross, tanggap mo ba na si Kristo ay anak ng Diyos? Oo. Okay, ay, yung tanong ko sa'yo. Yung berbo. Okay. Yung berbo. Yung berbo anak ng Diyos. Okay. Sabi mo kasi kanina, ay, hindi siya bukod o hiwalay, kundi kabahagi lang. Matanong kita, Ross. Yan bang anak mo, hindi ba siya bukod sa'yo or hiwalay siya na tao sa'yo? Yung anak ko, hindi ko naman salita. Sa kautan mo, hiwalay. Bro, sa umil, yung anak ko, hindi ko yun salita. Galing yun sa puson ko. Hindi yun galing sa bibig ko. Galing sa pusa, galing yun sa puson ko, hindi yun galing sa bibig ko. Okay, may isa pang tanong. Okay, kapag anak, saan yan lalabas? Galing ba yan sa sinapupunan o galing sa bibig kapag anak? Hindi ngayon, no? Kung babasi ka sa Biblia, no, yung bigatin son, ibig sabihin ng bigatin son, bosom sa English nakalagay dun eh. Pero yun, kalooban, no, nasa kalooban ng Diyos. No? So yung kalooban ng Diyos is inilalabas niya through his bibig. May binanggit akong verse dyan, no? Ang kanyang salita ay lumalabas sa aking bibig. Ayun, sabi ng Diyos. No? So, from his bosom, mula sa kanyang kalooban, lumalabas ang salita mula sa kanyang bibig. Tama mo, Bro Samuel? So, yun yung tinatawag niyang bigating son. Kasi yung salita na lumabas sa kanyang bibig is galing sa kalooban niya. Okay, ito tanong. Okay. Sabi mo, lumalabas salita ng bibig, no? Yan yung sa bibig, yun yung salita ng Diyos. Ilang beses pang nagsalita ang Diyos? Madami. So, teka. Madami siyang anak. Ha? Marami siyang anak. Yung salita ang madami, ano? Yung salita ang madami. Hindi sinasabing madami. Sabi mo kasi, yung salita no, ay anak yun ng Diyos na yung salita rin sabi mo, lumalabas sa bibig. Hindi. Yung logos or yung word, then one. Amin, Lina, clarify ko lang yung term na anak, no? Yung bigatin son. Kasi siya, tinawag siya na bigatin son. Kasi nga, mula siya sa kalooban ng Diyos. Lumabas siya mula sa bibig ng Diyos. Galing sa kalooban ng Diyos, no? So, ibig sabihin, ipinanganak siya, hindi yung literal na kapagkapanganak ng tao. No? Hindi ganun yun, no? Inilabas siya ng Diyos mula sa kalooban through his mouth. No? Nakuha mo? Ako'y nailabas mula ng walang pasimula. See? Ako'y nailabas mula ng walang pasimula. Sa Kawikaan 8 yata yan eh. Ako'y nailabas mula ng... Paano siya inilabas? 22. Paano siya inilabas? Paborito ko yan. Paano siya inilabas? Paano siya inilabas? Ito ang sagot. Isaiah 55:11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Napakalinaw, Samuel. The next question. Okay. Anak. Ito nga, sinasabi mo na ang lumalabas sa bibig ng Diyos na salita ay anak niya, tama ba? Oo, kasi lumabas sa kanya eh. Gaya ng, compare mo sa tao, ba, lumabas yung anak. Ilang salita ba ang lumabas hindi, sa bibig ng Diyos? Isa lang. Isang isa salita. Lang. Okay. So yung ibang mga sinalita ng Panginoon, hindi na yun Diyos?
bro, Samuel, yung mga sinata is ano na yan siya, no? Mga kautusan, no? Mukha. Ang kautusan. Inaantok yung dalawa, eh. Pero maganda. Ginigising. Pilit ni Samuel lituhin ako, eh, no? Pilit ni Samuel lituhin ako, eh, no? Pampatanggal ng antok. Pero pero ang malinaw, Samuel, no? Kaya siya tinawag na anak kasi lumabas siya sa ama, sa kalooban na ang ama. Gaya naman ng tao, lumabas, pero hindi sa yung anak ng tao, hindi lumabas sa kalooban kung hindi sa puwerta ng babae, no? Pero itong anak ng Diyos, si Patinsan, ay lumabas siya mula sa bibig ng ama. Meron akong babasahin, Dres. Tapos may tanong ako sa iyo dito sa talatang ito. Sabi dito sa Jeremiah 26:2. Ganito ang sabi ng Panginoon, no? Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Juda na magsiparoon upang magsamba sa bahay ng Panginoon ang lahat ng salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila. Huwag kang magbawas ng kahit isang salita. So, ilan yung salita na lumabas sa bibig ng Diyos dito? Isa. Kautosan na yun, Samuel. Kautosan na yun, yung tinutukoy mo. Pero yung ito, anak, salita na lumabas. Ha? Kautosan na yun, eh. Ito, okay, tuloy mo ang basa niyan, Samuel. Makikita mo. Kautosan hindi niya ito, anak. Ito nga mga nabanggit dito. Hindi niya ito, anak. Ang inaano dyan na anak is yung salita o boses na lumalabas sa bibig. Kasi paglabas sa bibig, boses yan, eh. Ito, tanong. Saan ba ito lumabas? Sa bibig nga ng Diyos. Sabi kang Diyos. Sa bibig nga niya ng Diyos. Ito, Samuel, basahin kita. Basahin kita, Samuel. Ito, iba to sa binasa mo. Sa Genesis chapter 15, verse 1. No? Ang sabi, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram. Pansinin mo ang luhi ka, dumating ang salita ng Panginoon kay Abram. Ano sa tingin mo? Ayokong tumingin. marami yan. Ito sa 1 Kings 16:1. Dumating yan. 1 Kings 16:7. Dito to sa Hosea 1:1. Jonas 1:3. Micah 1:1. Sipanias 1:1. Haggai 1:3. Dumating ang okay, yung iba baka meron ang dami nang titingnan, no? So, magigising talaga yan. Dumating po. Puro dumating yan. Si Jeremiah 1:4. Dumating kay Jeremiah ang salita ng Panginoon. Oh. Zacharias 1:1-7. Dumating ang anak salita niya yung ng Panginoon kay Zacharias. Tapos, gamitan natin ang ibang daw sa bibig, hindi na anak. Oh, ito sa 2 Samuel 24:11 dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel. Oh. Di ba? Ito tanong Ross. May lumabas ni dumating. Wala ba magtatanong? Okay, Ross, ako magtatanong pa ako, Ross, magtatanong pa ako. Yan bang tunay paborito na Diyos na bibig? Paborito mo ako, ah. Yung tiga, tunay. Tiga. Bakit ako paborito? Paborito mo yata ako. Magaling ka dyan sa Jaime. Dalawat kalahati. Wala akong sinabing ganun. Nagtatanong ako. Wala akong sinabing ganun. Ayun na. Wala si Jaime. Ito ang tanong ko. Sino yung tunay? Baka tanungin muli. sino yung binabanggit sa Roma 9:5 na Diyos na makapangyarihan? Roma 9:5. 9-6? Diyos na maluluhati. 9-6? 5. Basahin mo. Romans 9:5. 9-6 yata yun. 9-5. Huwag mo nga kung kontrahin ako nabigay ng sitas. Sige. 9-5 sabi dito. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mo mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat, Diyos na namaluwalhati magpakailanman. Anong verse yan? 9-5. Anong book? Roma. Romans. Roma. 9-5? 9-5. Basahin mo nga sa 9-1. Umpisan mo nga sa 9-1. Pambihira.
Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo na hindi ako nagsinungaling na ako inasaksiyan ng aking budi sa Espiritu Santo na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil karamdaman sa aking puso sapagkat ako'y makapagnanasa na ako man ay takwil mula kay Kristo dahil sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Napawa ang mga Israelita na sa kanila ang pagkukup at ang kalulatian at mga pitipuan at ang pagbibigay ng kautosan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Verse 5. Sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat Diyos na manwalhati magpakainman sa nawa. Oh, wala na ako tutol dyan. Anong tanong mo dyan? Sino daw? Ang tanong ko, sino itong Diyos na binabanggit ito, yung Diyos na manwalhati, sino yan? Yung berbo. Yung berbo. Okay, yung berbo ay Diyos. Oo. yung ama ay Diyos. Yung ama ay Diyos. Kabahagi na yan eh. Isa lang yan. Isa lang yan, Samuel. Isa lang yan, Samuel. Sam. Kabahagi yan sila. Brad Sam. Kerto, bigyan kita ng example. Binabakbak mo na si... Akala ko kaibigan kay Neros. Bakit binabakbak mo na yun? Pinaamin mo na yung berbo na... Pagbigyan mo na si Samuel. Pagbigyan mo natin. Huwag natin patulogin to. Binabakbak mo na siya. Sabi mo, umami Diyos, natuloy na yung berbo kabahagi na lang. Inano niya kanina na hindi niya siya ngayon na. Na Diyos, nagiging Diyos na tuloy. Ikaw talaga, Sam. Wala ka talaga, Sam. Apambira si Russia. Hindi ko nga ginamit yan eh. Ako pa sinabi na ipahit ko na yung live. Bugoy ka talaga, Sam eh. Ibig sabi. Manguna yung matagiling na lang. Sabi lang, sabi. Russia, ibig sabihin, Russia. Iba, yung pala siya pala nakatulog. Ibig sabihin, Russia, narinig nila yung sinabi ko ng takot. Oo, narinig ko yun eh. Narinig ko yun eh. Narinig pa sa live? Oo. Ang birang Russia. Ay, nagulat niya ako. Sinasabi ni Russia, putulin ko na yung ano ha, para nang di mahagba. Bay, kanina pa sinasabi ni ano, ng moderator eh. Di, okay yan, okay yan. Okay naman yan, wala problema yan. O sige, salamat sa mga nanonood dyan sa live, 3 viewers. I-end ko na yung live natin. Sana meron kayong natutunan sa dalawang ito at napaka madaling araw na, nagbabakbakan pa rin kami. So, next time, bukas, meron pa rin kaming debate siguro. So, salamat at magandang umaga.